Ang masaklap na katotohanang mahirap tanggapin ay ang pagtalikod ng mga taong minsan ay iyong tinulungan. At sa panahong ikaw naman ang mangangailangan ay mistulang hindi ka na nila kilala. Sa video ito, inyong matutunghayan ang naging masalimuot na kwento ng isa nating kababayan na naging OFW ng 21 taon, ngunit naging palaboy na ngayon. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw, mga pare koy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Ang kapalaran ng mga nagiging overseas Filipino workers or OFW ay sadyang hindi pare-pareho. Minsan ay nakukuha ng iba ang tagumpay sa pangingibang bansa. Subalit, ang iba naman, sa kabila ng pagsusumikap, ay hindi pa rin pinapalad na makaangat sa buhay. May mga pagkakataon din naman na ang iba ay makakatikim ng tagumpay, ngunit kalaunan ay nalugmok din lamang. Marami sa ating mga kababayan ang pinipiling magtrabaho sa ibang bansa upang magkaroon ng maginhawang pamumuhay ang pamilya. Talagang buo pa rin ang loob ng madaming Pilipino na makipagsapalaran kapalit ng magandang kita. Bagamat walang katiyakan ang kapalaran nila doon at kahit matagal na malalayo sa kanilang pamilya. Ganito ang naging kwento at kapalaran ng isang lalaki na naging viral noon sa social media. Ayon sa repost ng isang concerned netizen, isang lalaki di umano ang naging palaboy-laboy na ngayon matapos itong magtrabaho ng 21 taon sa bansang Saudi Arabia. Matapos pala nilang malaman na wala na itong kinikitang pera ay pinabayaan na raw ito ng kanyang pamilya. Ayon sa kwento ay maganda raw ang naging trabaho at kita ni Mang Ramon sa Saudi noon. Dahil na ito niya ang buong panahon sa pagtatrabaho para sa kanyang pamilya, ay hindi na pala nito nagawang makabuo ng sarili niyang pamilya. Napag-aral ni Mang Ramon ang mga kapatid at mga pamangkin nito dahil sa napakaganda ng kita nito noon sa ibang bansa. Ngunit tila napaglaruan din ito ng tadhana at isang masaklap na pangyayari ang kanyang naranasan. Disyembre 2018, kinailangang umuwi ni Mang Ramon sa Pilipinas dahil sa isang karamdaman. Dahil sa panghihina at pananakit ng kanyang buong katawan ay nahirapan na raw magtrabaho si Mang Ramon, kaya naman mas minabuti na nitong huminto na sa pagtatrabaho at umuwi na lamang ng Pilipinas. Tuluyan na ngang umuwi si Mang Ramon, bit-bit ang pag-asang mas mabilis ang paggaling nito sa tulong ng alaga at aruga ng pamilya at mga kaanak na kanyang binuhay at tinulungan noong ito ay nasa abroad pa. Subalit, labis na dalamhati ang naramdaman ni Mang Ramon. Nadurog ng husto ang kanyang puso sa naging trato sa kanya ng kanyang pamilya at mga kaanak. Sa halip na suklian ng kabutihan at pag-aaruga ang naging sakripisyo nito para sa kanila, ay tila ba gumuho ang mundo ni Mang Ramon dahil bukod sa iniindang karamdaman niya na naging dahilan upang ito ay magpasyang umuwi na, ay pinabayaan na lang siya ng kanyang pamilya. Dahil sa ito ay hindi na makapagbigay ng pera, si Mang Ramon ay hindi na itinuring ng maayos ng mga kaanak na minsan niyang tinulungan. Walang ni isa man sa mga ito ang nais mag-alaga kay Mang Ramon. Mabigat at masakit man sa kanyang kalooban ay napilitan siyang magpalaboy-laboy na lamang sa edad na 61 taon. Ang dating marangya at magarang si Mang Ramon, sa isang iglap
ay wala nang maayos na matulugan. Nakaranas ng pangangalam ng sikmura dahil wala na rin itong makain kung minsan. Sa luneta, matatagpuan ang kaawa-awang matanda at doon ito pansamantalang naninirahan. Ayon sa viral post, sana raw ay magsilbing aral ito para sa mga kababayan nating OFW. Huwag daw ibigay ang lahat sa ating mga kaanak at magtira para sa sarili upang sa oras ng kailanganin natin ay mayroon tayong sariling ipon na magagamit. Samot-sari naman ang naramdaman ng mga netizens sa sinapit ni Mang Ramon. Ang iba ay naawa sa kalagayan nito at ang iba ay nainis naman sa mga kaanak na hindi man lang tulungan ang taong minsang nagmalasakit sa kanila. Ilan sa mga netizens naman ang nagbahagi rin ng larawan ng matanda na nakita nila ng minsang mamasyal sa luneta. Ang iba naman ay nanawagan na sana ay mabigyan din ng ayuda ang kaawa-awang matanda. Ang pagtulong ay hindi masama bagkus ito ay isang mabuting gawain. Ngunit ang pagtulong din ay kailangang balanse at hindi dapat inaabuso. Sana ay maging aral ito sa ating lahat na ugaliing magtira at mag-impok para sa ating sarili. Lagi nating isaalang-alang ang ating kinabukasan at huwag ibuhos ang lahat ng mayroon tayo para sa iba. Sa panahon ngayon ay dumadami na ang mga taong hindi marunong magbigay ng malasakit sa kapwa. Mag-ingat tayo sa mga taong mapagsamantala at mapang-abuso. Iwasan natin ang mga taong linta, nakakapitan ka lang habang meron pa itong masisipsip sayo at iiwan ka na kapag wala ka ng pakinabang dito. Labis-labis ang galak na aking nadarama, mga pare ko'y, dahil sa walang sawa niyong suporta sa ating munting tahanan. Dahil dyan, isang napakalaki at pasabog na shoutout sa inyo. Salamat muli mga pare ko'y, kung nagustuhan niyo ang videong ito, wag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga pare ko'y. Hanggang sa muli, salamat!